morning mga kamotmot. Welcome back sa channel ko, Ironman Motovlog. Sa ngayon, makikita nyo na sobrang traffic dito. Dahil 7:35, inabot na natin yung rush hour. Ngayon, sagutin na natin ang kanyang comment mula kay Shelly and Baricar. Regarding sa, ayan, nakalagay sa screen, beginner's helmet tip. Kung ano ang gagawin mo o anong bibilin mong helmet sa mga beginner. Alam mo, wala namang beginner sa helmet eh. Need mo lang talaga magsuot o mag-comply sa required. Kasi yan ang pinakaunang requirements bukod sa license at saka ORCR ng motor. Kailangan mo ng helmet bago ka sumama ng motor. Kasi yan ang pinakamalaking contribution ng mga nadidisgrasya na halos namamatay dahil sa walang helmet. Paano masabi? Ayun, kunting kalaman lang. Base sa LTO, meron daw simula 2009 to 2019 nakapagtala sila ng 8 million oh my god! Wow! Motorcycle. Kasama na yung tricycle kasi motorcycle yun. Yun, meron silang 8 million registered. So, napakarami na ang populasyon ng motor. At base sa WHO, PNP, HPG, at LGU, merong 5,970 road accident. At 50% nito ay involve ang motorcycle. At 90% na ito namamatay dahil sa walang helmet. Yun, 90% ng 50% ng 5,970. Hello. So, napakalaki no, nasa 2,000 may git. Ayun, so sa mga hindi nage-helmet at pinahe-helmet yung siko o doon sa manibela na nakasabit, ayun, mag-isip-isip kayo at bumili lang ng helmet dahil sa checkpoint. Pag wala ng checkpoint, tanggal na sa helmet. Ayun, simulan nyo na mag-isip. Meron akong ginawang video clip para sa iyo na regarding sa helmet. Ayun. So check mo 'yan. Okay. Gusto ko lang ngayon guys, hindi ito paid vlog or hindi ako binayaran ng helmet ng brand na Spider or ng AGP para i-vlog yung helmet nila. Wala pong ganun. So ito po ay personal vlog ko at base din sa personal experience ko. So okay. Yan, gusto kong ipakita sa inyo yung aking gamit na helmet. Yung Spider. Bakit Spider brand ang kinuha ko? Unang-una, pag ako namimili ng helmet, tatlo lang ang hinahanap ko. Unang-una is yung comfort. Dapat komportable ka sa suot mong helmet. Fit sa'yo, hindi maluwag, hindi masakit, hindi masatsapato. Pangalawa, yung quality. Dapat yung alam mo may pangalan at alam mo kung saan yung nagmula. Pangatlo, syempre yung price. Kung dapat, akma doon yung price niya sa quality niya at akma yung quality niya doon sa comfortability na helmet. So, ito, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking pinakaunang Spider helmet. Rev. Version Rev. 4 years na siyang
ginagamit ko daily to, daily use ko siya, daily ko siya ginagamit pang trabaho, araw-araw sa pagpasok sa trabaho. Sa 4 years na yun, kung mapapansin nyo, hindi siya nagbago yung kulay, hindi nagbago yung kulay niya. O may magkasga siya kasi 4 years na, pero yung kulay niya hindi nagbago. So magandang quality. Nung binili ko to sa 3,999 ganun sa SM. Binili ko siya is clear, hindi siya ganitong i-radio ng si Rainbow. Kasi ito nabibili lang sa Lazada. So kasi nag-order ako sa mismong Spider, na medyo matagal talaga yung inabot ng buwan. Pero kung sa Lazada ka, official Spider Philippines naman din ang pagkukunan nun, hindi doon ka na lang din. So isang tip yun, sa Lazada kayo kumuha ng mga visor. Ayan, dual visor siya. Pero ito hindi ko na masyado ginagamit kasi meron akong visor na Radium Silver. Ayan. Yung next, yung helmet ko na pangalawa is yung ito, yung motard helmet. Pangkulitan na helmet lang. Pag nag-ride kit location kami ni Queen, ito yung ginagamit ko. Kasi ang kulit tingnan eh. Partner nung kanya na red version din, same ng isa ko. Ayan, may buhok din sa kanya. So magmamatch kami. Sa yung buhok, sa kanya yung naka-ponytail, double ponytail. Yung double ponytail is nabibili din ko sa Lazada, around 600 to 700 pesos. Yun. Sa mga gustong bumili, sa mga lady rider, sa mga gustong pakikay, ayun. Pwede kayong bumili. Papaganda ng helmet, ayun. Yan, nakita nyo lang guys. Tsaka, napapalimun talaga yung iba na nadadaanan nyo eh. Ayun, kasi hindi siya usual na helmet eh. Ang dami nagtatanong na kung ito daw eh, pina-customize. Sabi ko, hindi. Lahat lang to bili. Kahit yung mga sticker, kasama din niya sa mga binili. Ayan. So ito yung motor type nila. Ayan. Dual visor din siya. Ayan. Ayan. Ganun din to yung Radium Silver. Binili ko rin sa Lazada. Ayan. So matibay. Naporma. Pang-motored siya eh. At saka itong isang bagong model ng Spider ngayon, yung Recon 2. Ito. Recon 2. Kabibili lang nito, hindi pa ito nagagamit. So baka sa linggo, pag nag-shoot kami ng ride tip location, so baka itong gamitin ni Queen. Kasi bago pa lang, hindi pa nagagamit eh. So maganda din eh. So hindi pa na-order lang ito ng Iridium na visor. Ayan, dual visor din siya. Quality makikita mo na lang sa paint, sa foam, sa texture ng foam, sa quality ng pintura. Ayan, makikita nyo na magandang klase talaga yung Spider. Kasi based sa experience ko, Spider talagang napusuan ko eh. Bumili din ako ng dati ng mga hindi branded na helmet, pero hindi sila nagtagal. Nasira agad. Ang karamihan na bumibigay agad yung foam. Mabilis siyang lumipis. So, nung lumipit ako sa Spider, yun, napaano talaga ako sa quality ng Spider. Kasi ito, 4 years na yun. So, kita naman din. And, next, yung isa kong helmet is, ito yung medyo mabigat ang price kasi ito yung mga painis sa market ngayon na helmet. Ayan, itong AGB helmet. Ayan. Medyo mabigat, medyo mabigat ang price, pero kailangan pag-ipunan sa mga ordinaryong katulad ko na nagtatrabaho ng araw-araw.
Ayun, medyo mabigat kasi mahal po yung helmet na to. Nasa 15K ang ganito. Bukod yung visor. So yung visor around 2,000, 1,900, 1,600. Depende sa klase. Pero yung helmet is 15K. 14,999 ganyan. So 15, almost 15 na. So yun, kailangan pag-ipunan. Yung quality rin, mas maganda ang quality niya compared sa Spyder, syempre sa price pa lang eh. Ayun, AGB, siguro kilala niyo naman yung ano, yung AGB at familiar din kayo sa AGB. Ayun. Yun, AGB stands for Amisano Gino Valenza. Amisano yung may-ari nito, Amisano Gino. Yung Valencia is lugar sa Italy kung saan yung tinayo yung factory niya. So, yan, Italy flag. Italy flag yung color niya. So, yan. Try kong ipit para makita nyo. Ito, size nito is XL, flaboom. Try ipit. Yan, sa mga nagmamadali, hindi ito pwede sa inyo kasi yung lock na ito, nare-ribbon pa eh. Ganon. Papas mo rito. Pero itong pinaka-safe na lock ng helmet. Ito pinaka-safe na lock ng helmet. Yung nare-ribbon siya. Hindi ko nang tawag na ito eh. Ayun. Hindi ito pwede sa mga nagmamadali. Ayan. Hindi talaga matatanggal yan. Tsaka yung pit ng foam, ang ganda. Talagang nakakompress ang ulo mo. So, yung comfort nandun. Quality nandun. Yung price, nandun din. Kasi dahil sa quality at tsaka sa comfort niya, doon. Kaya niyang ibigay yung tatlo. Ayan. Ayan. Kita sa magmamadali, pwede ito kasi i-feel mo lang eh. Ayan, black na yan. Pag overin mo, ganun din. Ugot, angat. Yun na. So, mas mabilis siya. Ano. Tsaka yung pit niya. Yung pit niya halos same lang nito. Pero yung foam, medyo mas finest ang foam na ito. Ayan. So yun. Sana'y may nakuha kayong tip sa pagpili ng helmet. Yan, tandaan nyo lang yun guys. Tandaan mo lang yun, Shelly. Shelly Ann, tandaan mo lang na pagpili ka ng helmet is dapat tatlo yun nandun. Comfort, quality, and price. Dapat pasok siya doon, tatlo na yun. So, sa akin helmet na to, sa nandito na helmet, ito ang marirecommend ko na helmet na pwede mong gamitin as beginner. Yun, try mo mag-spider. Pero marami namang mga quality na helmet, katulad ng Evo. Yung Evo helmet is, yung pagkakaalam ko is Pilipinong may-ari. Pero minamanufactured dyan sa China yata. Hindi ko lang sure, pero yun ang pagkakaintindi ko. Bako doon, meron pang LS2. May KYT. So yun, sana nakatulong sa'yo yung share ko ng helmet, ng personal experience sa helmet na to. So sana nakatulong sa'yo, Shane. Nakatulong sa'yo, Shelly, na makapag-decide ko anong bibili mong helmet. Ayun, salamat din sa ulit sa comment mo ha. Thank you sa support. Sana may natutunan ka or sa mga nanonood, sana may natutunan kayo or may nakuha kayong tips sa kung bibili kayo ng helmet. Okay. Sa mga bagong nanonood sa channel ko, please subscribe. Click nyo yung bell dyan sa baba ng screen nyo and hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga video niya upload ko. Mga pala, idagdag ko lang kung sino yung mga gustong mag-bake, may hilig mag-bake. Please,
subscribe nyo yung channel na nandiyan sa screen. Yung Easy Baking. Yan. Marami kayo natutunan dyan na pag-bake. Okay? So, yun. Awesome.